Hello, good afternoon everyone. This is gonna be my very first video for 2020. Yay, nakagawa rin ako. Sobrang busy ko during the holidays and I've been planning about how I would start my 2020, especially my channel. So finally, I was able to come up with this very first video. So my topic for today is all about workplace aggression or how to deal with bullies. By the way, my name is Gail. I'm a registered nurse. I'm also a graduate of BS Real Estate Management. Basically, I'm a licensed real estate salesperson and I'm also an online freelance agent. So like the very what I've said during my very first video, this channel would always discuss about, of course, nursing, anything that is related to health, real estate, so anything that is related to real estate service, yung mga bahay na binibenta ko, ano pa ba, properties na binibenta ko, and so on. At online freelancing, anything that has something to do with freelancing or BPO in general. So yun pa rin po yung content ng magiging mga vlogs ko for 2020. Hindi naman magbabago yun kasi yun lang naman ang alam kong gawin. So how to deal with workplace aggression or workplace bullies? Hindi po talaga nawawala yun. Especially if yun na yung culture sa isang workplace po kasi. Nag-create, meron pong kultura sa isang workplace. Kumbaga, nakakabuo sila ng culture na yun na yung sinusunod nila and they're used to it. Kung sanay sila na nagpapahiyaan sila, sanay sila na nagsisigawan sila, at yun na talaga yung naging practice nila, wala tayong magagawa. Hindi tayo pwedeng magmagaling or hindi tayo pwedeng mag-interfere kung ano na yung nakasanay nila because that's their culture. Even if they do not follow the proper ethics in the practice of their profession, it doesn't matter kasi may culture na sila. Yun na yung sinusunod nila. So, what we can do as newbies, kasi I'm saying this because I've experienced this several times. Hindi lang sa nursing profession, pati rin sa BPO. So, what are we going to do to deal with workplace aggression and to deal with these bullies? So, of course, there are two things. Number one, it's either you decide to stay or number two, you decide to leave. So, what are the reasons for you to stay? Number one, if you think na you can grow in that company, sa tingin mo, nakikita mo yung sarili mo to grow in that company, you're aiming for a position in that company, sa tingin mo masaya ka sa management, so isa yun sa mga reasons para magstay ka. So yung iba, they can just put up with the current situation kahit mahirap, kahit maraming bullies, because they're aiming for something, and that's a good point kasi it means that kahit ano pang bagyo ang dumating doon sa workplace, hindi mo siya ihindahin kasi meron kang goal. So, isa yun. Ano pa? Yung mga reasons to stay in a workplace is, of course, wala ka na ibang alam gawin kung di yung trabaho niyan. Halimbawa, kung BPO man yan or kung nursing man yan, yun lang yung alam mong gawin. And wala kang choice. Yun lang yung available na job at the moment. Yun lang yung malaki yung offer, and so on. So, wala kang choice kung di magstay. So, if that is the case, di magstay ka na lang. Ngayon, if you decide to stay, what will you do? At hindi mo na talaga matake yung pambubuli sa'yo, or masasakit na mga salitang natatanggap mo, or kung ano-ano mang masasakit na trato sa'yo, and you are willing to stay, then you have to raise it to the human resource management. Okay, punta po kayo sa HR, you have to raise it to them. Of course, you have to deal with your immediate supervisor. If hindi yung immediate supervisor nyo ang kaaway nyo, ha. I mean, halimbawa, co-worker nyo yung kaaway nyo, kung hindi mo talaga ma-reconcile yung problema mo with that co-worker,
akyat ka na sa supervisor, makipag-usap, I mean, you have to communicate with the supervisor, yung immediate supervisor mo. If the immediate supervisor is the problem, and then yung mas mataas pa po sa kanya, but basically you have to just follow the hierarchy of the management, and then you have to let them know of your grievances. Ngayon, of course, a good management or a good company would have to deal with this without bias. Ibig sabihin, yung management and I mean your immediate supervisor, kung saan ang department ka man nandun, and then the human resources staff or people will have to deal with it. It's either pag-uusapin kayong dalawa, or paparusahan nila kung sino man yung nagkasala, or ila-transfer ka sa ibang department. Depende po kung gaano kagaling yung HR sa pagdi-deal sa mga gaitong klaseng problema. Pero, well, they have to understand that human resources, ibig sabihin yung mga tao nila, it's the most valuable resource na isang company. And if they do not do anything, then mawawalan sila ng magaganda or ng mababait at matatalino at very efficient na employees. At matitira sa kanila yung mga mediocre. Okay? Kasi, syempre, ganun talaga. Pagka efficient yung isang employee, hindi siya magtsatsaga sa isang workplace na hindi maganda ang trato sa kanya. So, yun ang gagawin mo, mag-raise ka sa HR or sa immediate supervisor mo. Ngayon, if you decide to leave, ano-ano ba yung mga reasons para ka umalis? If you think you do not belong to that company, if you think that you are not going to get a position or you cannot see yourself growing in that company, then you have to leave. Do not interfere. Huwag ka nang lumaban pa. Huwag ka nang makipag-talastasan pa. Huwag mo nang erase sa HR. You're just wasting your energy. I mean, let somebody else do it. If those people who are willing to stay, let them do it. And just leave. Okay? Huwag ka nang... Do not torture yourself. Kasi even if you're fighting, I mean, even if you're at the right position, the thought of fighting them out, ipaglalaban mo yung karapatan mo, and so on and so forth, is really draining. Masakit sa dibdib yun, masakit sa ulo. Although tama yung gagawin mo sa palagay mo, pero it's useless. You're not staying anyway, so just leave them alone. Magpaalam ka ng maayos, mag-resign ka ng maayos kung kinakailangan, or kung sobrang toxic, mag-awol ka na. I mean, you have to take care of yourself. Ikaw lang makakapagprotekta sa sarili mo. Walang ibang magpoprotekta sa'yo kung di ikaw lang. If somebody else is hurting you, if a workplace is hurting, I mean, not the workplace or the... I'm referring to the actual situation you're in. Halimbawa, nasa isang lugar ka or nasa isang workplace ka na sobrang toxic. Toxic ang trabaho, toxic ang mga tao, and your mental health is really compromised na. You can sleep anymore, masama na yung pakiramdam mo, hindi ka na masaya, sobrang torture ka na. Well, you have to leave. You have to just let it go. Stay away. Go no contact with those people kasi toxic talaga. Huhusgahan ka nila, sasabihin nila weak ka, pero actually you're just protecting yourself. And do not give a damn if they tell you that you're weak. Bahala sila kung weak ka, basta lumayo ka doon at protektahan mo yung sarili mo, and believe and pray that there is a good workplace for you. Meron pong mabuting workplace, meron pong maganda and healthy workplace para sa mga taong efficient, sa mga taong ayaw ng gulo, sa mga taong gusto lang magtrabaho at gusto lang mamuhay ng tahimik. Meron pong workplace para sa inyo. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Just try to find one at ipagdasal nyo rin po, kasi syempre tayo mga Kristiyano,
there are things that are, we believe that we do not have control over a lot of things, and we have to just leave it to the Lord. Si Lord nang bahala, bibigyan tayo ng best para sa atin. So, sana po may natutunan po kayo sa video na to. Sana po sa mga nawawalan ng pag-asa dyan, sa mga in pain dyan dahil sa workplace aggression or sa mga bullies, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. You are not weak. The bullies are those who are weak. Kasi kung mas strong sila, kung maligaya sila sa buhay nila, hindi nila gagawin yan. Hindi sila mananakit ng tao. Okay? Kung sila ay may love sa puso nila, hindi sila mananakit ng tao. Tandaan niyo yan. So, if you're trying to live and you're trying to protect yourself, it's not a sign of weakness. So, don't lose heart sa pagtatrabaho. Love pa rin natin ang pagtatrabaho. Love pa rin natin ang profession natin. It's just that we just have to find the perfect workplace para sa atin. Okay? So, thank you so much for watching this video. God bless you. Bye!